Nagkaroon ng kaguluhan sa Nairobi matapos mabigo ang mga pulis na pigilan ng mga demonstrador sa pagpasok sa Parliament Compound gamit ang tear gas at water cannon. Sinabi ng Kenya Medical Association na 31 ang nasaktan, kabilang ang 13 na natamaan ng bala at nasa 5 naman ang nasawi. Nag-deploy din ng Army si Defense Minister Aidan Duale para makatulong sa pulis sa security emergency dahil sa pagkasira ng kritikal na infrastruktura. Nagbigay ng pahayag sa telebisyon si President William Ruto ukol sa nangyaring kilos para sa seguridad. Hindi rin umano naging maayos ang mga naging kilos protesta. Inaprobahan ang naturang finance bill ng mga mambabatas at uusad na sa 3rd basa bago papirmahan sa presidente. Layon nitong itaas ang buwis ng $2.7 billion para mabawasan ang utang ng bansa. Kasalukuyang napupunta sa interes ang 37% ng annual revenue ng bansa. Sinabi naman ng White House ng Estados Unidos na patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa Nairobi. Sinabi rin ng ilang ambassador at high commissioners mula sa Britain, US at Germany na ikinabahala nila ang naging karahasan laban sa anti-tax protests at hinikayat na maging mahinahon ang mga ito. Kat Karyedo, humahataw sa balita ngayon.